Welcome back mga future criminologists. So for today's video, pag-uusapan naman natin ang tinatawag na mala prohibita at mala inse. Pero bago yan, huwag yung pong kakalimutan na isubscribe ang ating channel, which is Jack TV. And don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga video. And I would like to say thank you so much for supporting our page and YouTube channel. As of 12 PM po, meron na po tayo 10,428 likes sa ating page at meron na po tayo 11,159 followers at meron na rin po tayong 2,082 sa ating YouTube channel. Thank you so much po and I hope na wag po kayong magsasawa na suportahan ng ating YouTube channel at ating page para sa mga makabagong video na regarding po sa ating board exam. Okay guys, now let us differentiate the two, the mala prohibita and mala inse. Sa mala prohibita po, ito yung mga crime na kung saan hindi ganun nakaka-apekto sa ating society, pero pinagbabawal siya ng batas. Pero sa mala inse po, ito yung delikado na sa society at pinagbabawal pa ng batas. Batas natin at batas ng Panginoon. Sir, ano nga ba ang pinagkaiba ng mala prohibita at mala inse? Kapag sinabi pong mala prohibita, crimes are criminal acts that are wrong because they violate a statute or law rather than being an action that harms or offends society. Most of the time, mala prohibita crimes are less severe than mala inse crimes. Kapag sinabi pong mala prohibita, ito po yung mga crimes na hindi ganun kasama sa batas natin, which is hindi siya ganun kalala upang maka-apekto sa ibang tao. Sir, ano po yung mga effect, mga example nito? Example po nito, katulad ng bawal magyosi, bawal uminom ng alak, bawal magsugal, bawal magpark, bawal ang mga tax fraud, at other municipal order or city order. Ano naman po yung tinatawag na malum in se o in a plural word, mala in se? Kapag sinabi pong mala in se, it is a Latin phrase meaning wrong or evil in itself. The phrase is used to refer to conduct assessed as sinful or inherently wrong by nature, independent of regulation governing the conduct. It is distinguished from malum prohibitum, which is wrong only because it is prohibited. Dito naman po tayo sa mala inse. Kapag sinabi pong mala inse, ito po yung mga evil action na nakakasama o nakaka-apekto sa ibang tao. Katulad ng heinous crime or murder, homicide, robbery, theft, or other na nakapaloob sa 10 commandments ng Panginoong Hesukristo. So yun, yung mga batas ng Panginoon, kapag binviolate mo yun, that's the time na na-violate mo ang tinatawag nating mala inse. And related to this topic, katulad yan ng tinatawag nating nullum crimen, nulla poena sine lege. O ibig sabihin, if there is no crime, there is no law punishing it. Ibig sabihin, guys, thank you for watching this video. I hope may natutunan naman po kayo ng araw. And I hope na huwag kayo magsasawa na suporta ng ating page at ating YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated po kayo sa ating mga video. And huwag nyo na rin pong kakalimutan na i-like ang St. Clair Review Center, number 1 review center sa Cagayan.